Hi everyone, I'm here again. So I will discuss to you about marrying in Pakistan. So there's a lot of people who's asking me about it, and this time I decided to discuss it with you. So sa mga kababayan ko, sa mga foreigners, foreign women na merong or planning na magpakasal sa Pakistan, so I will give you the procedures and tips and requirements. Kung plano nyo magpakasal sa Pakistan, ang requirements nyo ay, of course, kayong dalawa ng partner mo, then bring with you your passport, then IDs ng parents mo, ng ID ng papa at ng mama mo, and then imam, then two witnesses, yun. Yan lang, yung apat na yon. It's the passport, ID ng parents, imam, and witness. Bakit kailangan ng passport and ID ng parents? Kailangan nila yung passport mo for identification, of course, para ilalagay nila doon sa nikah. And then, kailangan din nila yung ID ng parents mo kasi ilalagay din nila yung pangalan ng correct names ng parents mo doon sa nika. Number two is imam. So, si imam is from the mosque. So, punta siya sa inyo. Maghahanap lang kayo ng gustong magkasal sa inyo. Then, kung halimbawa merong hindi pwede, di hanap lang din kayo kasi anywhere may imam. So, yan. Si imam ay magdadala ng standard nika form. Then, magbabayad lang kayo sa kanya ng little amount. Hindi ganun kalaking amount. Like, maybe sa pera natin is maybe 1,500, something like that. Or sa kanila, it's like 2,000 rupees, more or less. Then, witnesses. So, sa witnesses, at least two, sila din yung magsasign sa nika ninyo. So it's either from your side, kung hindi naman kayang magpunta ng relatives mo, ng family mo sa Pakistan, yung husband mo is pwede na lang yun kung sino yung kilala nila doon. Kami kasi noon, ang kinuha namin noon is friend of my husband. Yung tinatawag na nika nama, yun yung ceremony nila. So wala pa doon yung celebration. Kasi kung mapapanood nyo yung iba kong video, makikita nyo doon kung ilang araw yung mga kasal, yung regular na kasal sa kanila, kung ilang araw inaabot. So, sa amin noon is 3 days. Hindi siya like magkakasunod na ngayon, bukas at sa susunod na araw. Hindi ganun. So, parang may mga interval. Like ngayon and then next week yung pangalawang seremonya, and the other week ulit yung susunod na seremonya. So ganon, parang may pahinga kasi talagang until midnight, until morning yung celebration. Yung ceremony ng nikah will only take maybe an hour, it depends, or less. Halimbawa tapos na yung ceremony nyo, si imam ang magdadala ng nika ninyo, ng signed nika, sa kanilang union council. Ang union council nila is like, kumbaga sa atin is munisipyo. And then, dadalhin nyo yung nika ninyo sa, para i-register sa NADRA. Ang NADRA ay National Computer Record. So, kailangan nyo siyang dalhin doon para anywhere in Pakistan your husband will be married. O kahit ipa-search mo siya sa database, lalabas na married si
husband. Indian Council, halimbawa, pina-search nyo sa specific place lang yung pangalan ng husband nyo, mag-a-appear siya na single siya. Kasi doon lang siya nakarehistro sa parang munisipyo, di ba? So, kailangan nyong i-rehistro, kailangan nyong sabihan yung asawa nyo na i-rehistro sa NADRA. Yun yung national database nila na papalitan yung status niya as married. Kasi kung dun lang sa Union Council, dun lang siya sa specific place na yun married. Mapapakita ko sa inyo guys yung example ng aming ng nikanama and yung registered na marriage certificate namin from NADRA. So sa overall na kasal ng nikah, you don't have to spend a lot of money. You will just have to pay the imam and to pay for the registration. Yun lang. Nagkakaroon lang ng big expenses pagka doon sa celebrations and parties. Kung pupunta ka sa bansa nila and you're not even a Muslim, so better forget the wedding planning. So, sabi ko nga sa mga nakaraang kong video, kailangan ay unang-una Muslim kayo. So, you're converted. So, during the ceremony, may ipaparecite sa'yo si Imam na kailangan niyang marinig for him to confirm that you're really a Muslim. So, may sasabihin, may i-recite kang salita, La ilaha illallahu, and then may tinatawag silang mahar, mar, I don't know if my pronunciation is right, but mahar is dowry of the groom to the bride. As a bride, pwede kang mag-demand ng amount, ng bahay, sasakyan, something like that. But requirement yun sa nikah. So the imam will write let's say humingi ka ng 50,000 or 100,000, let's say humingi ka ng ganyan as dowry. So, ilalagay yun doon ni Imam, i-indicate yun ni Imam doon sa nikah paper ninyo. But then, there will be bargaining. So, pwedeng sabihin ni husband na hindi ko kaya. So, you have to decide. Basta, mayroong tawaran na mangyayari. Pero, sa Islamic teaching, a good Muslim will not demand mataas na halaga. So, yung dowry na yon, let's say, 50,000. Pag once na vow as bride, humingi ka ng divorce later on, ibabalik mo yung amount na yon, yung dowry na binigay ng asawa mo, ibabalik mo yon sa kanya pag ikaw ang nakipag-divorce. So, yun guys, as simple as that. Hindi siya magastos, hindi siya mahirap, madaling-madali siya. All you have to do is, you know, be a good Muslim. Sobrang dali niya kumpara sa kasal sa bansa natin. There will be seminars and everything. So, sana nakatulong ulit ako sa inyo, guys. For more questions, you can just comment down below and sasagutin ko ulit yon sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming kaalaman. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click subscribe button and click the notification bell para lagi kayong ma-update kung meron na naman tayong bagong video. Maraming salamat and see you next time. Bye!